Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagharap ng impeachment complaint sa kamara si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang reklamo ay inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejandro, kung saan kabilang sa ginamit nitong grounds ay culpable violation of the Constitution, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang high crimes. Naroon kanina sa kamara si Aileen Emilio at narito ang kanyang report. Naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte si Magdalo Representative Gary Alejandro sa kamara. Alas 10 ng umaga kanina nang magtungo sa Office of the Secretary General sa House of Representatives si Alejandro para formal na isampa ang nasabing impeachment complaint. Sa 16 na pahina ng nasabing reklamo ay nakalahad ang mga naging basihan sa inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Kabilang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Ayon kay Representative Alejandro, marami nang ginawang paglabag si Pangulong Duterte sa Konstitusyon kung kaya hindi na nararapat na manatili pa sa pwesto. Ang impeachment complaint na ito ay sukdulan ng aming patuloy na oposisyon sa dating mayor na ngayon Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa aming paniniwala ay hindi nararapat manungkulan bilang presidente at layo nating mapanagot siya sa kanyang mga nagawang krimen at sa mga bagay na hindi niya ginampanan. Paliwanag ni Alejandro, ang inihain niyang impeachment complaint laban sa Pangulo ay may kaugnayan sa umano'y mahigit 8,000 namatay sa kampanya ng Duterte administration laban sa iligal na droga na malinaw na paglabag sa rule of law at due process. Maging ang napaulat na mahigit 1,400 namatay sa Davao City dahil sa Davao Death Squad o DDS noong mayor pa ng nasabing lungsod si Duterte. Nakasama rin sa reklamo ang umano'y mahigit 11 ghost employees na inilagay ni Duterte sa Davao noong siya pa ang mayor. Kasama rin sa impeachment complaint laban kay Duterte para sa graft and corruption, ang bank account nito na umano'y umabot sa 2.2 billion pesos ang transaksyon. Sabi ni Alejandro, hindi ito dineklara ng Pangulo sa kanyang salin maging ang iba pang ari-arian nito. Oras-anya na matalakay na sa Committee on Justice sa Kamara ang nasabing impeachment complaint ay ipapasabi na ang mga dokumento sa bangko na magsisilbing ebidensya. Naniniwala rin si Alejandro na solo complainant sa impeachment complaint laban sa Pangulo na maraming mambabatas ang boboto para umusad ang nasabing reklamo. Kung meron ho tayong 293, more or less po ipalagay na natin 100 ang kailangan ho nating pirma ho dito para umusad ho ito without going through the Committee on Justice, without going through the deliberation of the committee, at diretso na po itong ipasa sa Senado. Maghain rin ng supplemental complaint si Alejandro para sa culpable violation of Constitution ni Duterte, oras na mapatunayang may secret arrangement itong ginagawa sa China sa issue ng Benham Rice. Sabi ni Alejandro, kasalukuyan na itong pinag-aaralan at naghahanap na lamang ng matibay na ebidensya para maisama sa supplemental complaint. Nilinaw rin ni Alejandro na hindi destabilization plot ang paghahain niya ng impeachment complaint kay Duterte dahil idinaan niya ang pagsasampa ng reklamo sa legal na proseso. Pag ikaw ba ay nag-criticize sa mga pulisiya at actuations ng gobyerno, yan ba ay destabilization? At yun po yung aming ginagawa bilang oposisyon ng bansang ito. Gusto ko nating bigyan ng alternatibong pananaw ang taong bayan kung ano ba talagang tunay na nangyayari. Para sa Eagle News, Aileen Emilio, I'm 1 with 25.